Araw-araw bago pa man tumilaok ang manok, gumigising na si Michelle. Para kay Ronald. Saka kay Michelle. Simula na naman ang isang ordinaryong araw nang tila walang humpay na paglalakad. Nasa tuktok ng isang bundok sa Southern Leyte ang tahanan ni na Michelle. Kapil ako, bitchu-bitchu. Tuwing umaga, kailangan niyang baybayin kasama ng kanyang mga kaibigan ang makipot na daan pababa. At palabas sa gubat na ito. Para lang makapasok sa eskwelahan. Basta ibiyola kita. Tanawon ka kanaw sa katong yatag ni ate. Ate ang biog ni ate Sandra. Tawagan ang takan ng cellphone. Makay cellphone. Ritual na rin nila ang pagdaan sa batis na ito. Naghugas ng paa. Kasi madumi. Wow! Hindi sila nakasapatos gaya ng ibang estudyante. Pero mukhang kontento na sila sa malilinis na tsinelas. Dito ang kanilang hantungan. Sila ang mga ipinagmamalaking estudyante ng Sindangan Elementary School sa Southern Leyte, ang numero unong pampublikong elementarya sa buong Pilipinas. Laking public school din ako, kaya ang mga eksenang to, pamilyar na sa akin. Kapag tumatanda ka pala, nakatutuwang marinig muli ang matatamis na pangako ng panatang makabayan. Alam kong exercise na ang kasunod ng seremonyang to, pero dito may naiba. 1 times 1 equals 1, 1 times 2 equals 2, 2 times 6 equals 12, 2 times 7 equals 14, 3 times 2 equals 6, 4 times 10 equals 14, 5 times 5 equals 25, 5 times 6 equals 10. Are you ready for
eskwelahan, umaabot sa 3 shift ang mga bata dahil kulang ang classroom. Dito, umaga hanggang hapon ang klase. Okay, section for our short game this afternoon. You are going to group 2 boys and girls. Ready? Get set. Go! Napansin ko, ang isang classroom laging puno ng halakak ng mga bata. Mga grade 5 students, kabilang na si Michelle. Ang leksyon nila, math. Si Teacher Leia ang pasimuno sa katuwaan. Lagi kami nag-games kasi nag-enjoy sila. Kasi karamihan, sabi nila, boring, especially this time, 1 to 2 o'clock, parang inaantok ang mga bata. Kaso I try my best na hindi sila inaantok. Mamaya, bigyan ang girls ng star stickers. Ilagay sa math notebook. Ibigay ni Mama. Si Teacher Leia, dating guro sa isang private school, ang siya ring nagtuturo ng math sa grade 4 at grade 6. Mabisa raw ito dahil nasusundan ng teacher ang paglago ng abilidad ng estudyante. Kasi pag talaga maraming nag-observe, so nadala ko dito yung practice ko doon sa sa private school. Na-challenge din yung ibang teacher. Masisipag talaga, ma'am. Yung mga guro namin. Oo. Dahil this is my 2 years in as an head of school. So I have served them. They are very dedicated and committed to their service. For number one, yan lang. Kita hindi namin pagtapos namin sa flag ceremony, papasok na. Talaga yung mga teacher, hindi na kami magkamit. Bakit namimiss na? Namimiss na namin sila. Negative. Ma'am, gusto namin, namin, yung mga bata. Noong 2006, number 2 sa National Achievement Test o NAT ang sindangan. Malaking talon mula sa ranggo nitong 78 noong 2005. Ang NAT ay isinasagawa ng DepEd para masukat ang kaalaman ng mga magtatapos ng elementarya. Isa sa naging susi sa pagbabago ng eskwelahan, si Teacher Leia. Ang kanyang estilo ng pagtuturo naging modelo para sa mga kapwa niya guro. Kahit konti may bookmark, gagawa ko kasi dyan may computer na bookmark or stationery, ganun. Siyempre na nailagay yung pangalan. Ikaw na lang gumagawa? Ako na prepared, but paper lang yung bibilin ko. Ay nag-ano lang kami, nagtiyaga sa pagtuturo, pag-conduct ng review during Saturdays, extended time. Ibibigay namin ratios, 1:1 sa mga bata. Yan ang aming ginawa. At mayroong peer teaching. Yung mga bata na magagaling ay tinuturuan nila yung mahihina sa klase. Yan ang aming ginagawa. Through the involvement and the participation of the parents, they have to give snacks to support their children to maintain the review during Saturdays. Nang isagawa ko ang interview sa principal, hindi pa formal na inaanunsyo ng DepEd na number 1 na sa NAT ang sindangan ngayong taong ito. Sa 4th class municipality ng Macrohon, matatagpuan ang Sindangan Elementary School. Isa sa pinakamahirap na lugar sa Leyte. Meron nga silang computer. Hindi pa namin na-assemble. Bakit nga po kayo binigyan ng computer tsaka pera, 60,000 ng DepEd? Dahil yun sa resulta ng National Achievement Test last year, 2005-2006 result as a second round nationwide. Pero matatagalan pa bago ito magamit ng mga estudyante. Gusto namin yung mga may wirings na aabot sa kanilang silid. Dahil wala pa. Dito lang sa primary room, mayroon na silang electric.
clinic. Clinic. Magkatabi lang yung library at saka clinic. Ang school clinic, namin, walang laman. Masama yung sikmura, may lagnat, pahigain namin dito. Kaya naman nakakamanghang ang ganitong estado ng eskwelahan, nag-top sa National Achievement Test. Wala magagamitan. Ito ang ano library namin. Ano po, ito mga libro na pansin ko, mga ano eh. Mga mukhang foreign books po. Oo, ibinigay ito kay ano, Governor Larias last Friday. So, isa lang ang ipinagmamalaking pasilidad ng paaralan, ang kanilang library. Short stories. Dito ko nakilala si Abigail, ang number one student sa sindangan. Sa araw na ito, siya ang nakatokang magbasa ng kwento sa mga estudyante ng grade 1. Ano yung hinahanap mo? Snow White. Ah, Snow White. Fairy tales. Mahilig ako kasi kailangan gusto ko yung mga picture nila. Nasa grade 6 na si Abigail at handang-handa nang abutin ang kanyang mga pangarap. Gusto ko kasi magiging proud send sila sa akin. Gusto kasi magiging katulad ng nanay ko na matalino. Na kaya naging teacher siya kasi kinaya niya lahat. Lahat ng paghihirap, kinaya niya para makamit yung pangarap niya. Ano yung mga ginagawa mo para manatili ka number one? Ginagawa ko, makinig sa teacher, mag-aral ng mabuti. At ang mahalaga talaga yung pagkabuti mong student. Kasi, ano ba yung mabuting student? Nag-aaral, nakikinig siya sa teacher na, tapos nire-respect na yung schoolmate niya. Kung yung estudyante lang po nagsisikap, wala po yung suporta na magulang, tapos hindi po gusto ng teacher na turuan kami yung mga student, hindi po talaga magiging matalino po yung mga bata. Sa tatas magsalita ni Abigail, munti ko nang malimutang bata pala ang kausap ko. Ito na lang kasi walang Snow White. Ano Snow White? Yan ang napili mo? Oo, ito na lang. Ano yan? Po? Po. Ba't yan ang napili mo? Gusto ko tong kwento nito kay Po dahil about friends. Good afternoon, children. Good afternoon, honey. Rabbit saw them all hurrying back. Pooh brought honest cows, Piglet and Eeyore brought tea, Roo brought flowers, and Tiger brought his bounciness. Usa kanang pipila ka minuto yung labay. Natingwa si Rabbit. Kinsay nagpahawa ni Piglet? Si Rabbit! Sing Shahi, Enza, sorry po kayo wala mong idawat ang imong mga gihatag. Pagkatapos ng klase, ipinakilala ako ni Abigail sa kanyang best friend, si Mildred, ang number 2 student ng paaralan. Second siya, tapos ako yung first. First, tapos second. Ganon. Paano kayo nagtutulungan dalawa? Medyo kung may nahihirapan akong lesson, sabi ko na, Mildred, alam mo ba to? Tapos niya na, oo, tiyan. Tapos siya kung siya yung nahihirapan na, yan, Gil, alam mo ba to, tiyan? Oo, maano lang kami, tutulungan kami. Tutulungan kayo? Oo. Ano masasabi mo kay Abigail? Mabait at matulungin. Yung wala bang ano, di ba minsan sabi nila yung pag number one, number two, kumbaga parang magka-kompetensya? Sabi ng mga kanang ibang ano, siguro kanang magkalaban kayo ng second, ano, hindi, kaibigan kami. Yan na, siguro may araw na mag-aaway sila. Pero kung mag-aaway kami, humingin kami, sorry. Dahil walang pamasahe, kailangan maglakad ni Mildred ng isang oras pabalik sa kanilang baryo na nasa tuktok din ng bundok. Sa araw-araw na lakad, natutunan na nilang mahalin ang magaspang na daan. Kunting tiis na lang.
na naghahatid sa kanila pauwi. Pagdating na pagdating sa bahay, subsob agad sa pag-aaral si Mildred. Isang katangi ang karaniwan daw sa mga estudyante ng sindangan. Walang may calculator sa lugar, kaya siguradong mano-mano ang paggawa ng math homework. Ayay! Wrong ko di ay! Lo, hapit! 1 Ito. Check. Very good. Tama. 100 ako guma. Karamihan ng mga residente, wala ring TV. Kaya ang mga bata, pagkatapos ng assignment, sa Lake Lanao ang tambayan. Bagay na wala sa syudad. Kaya yung mga bata dito, hindi sila naiinggit doon sa mga bata sa syudad. Tingin ko nga, sila pa yung dapat kainggitan eh. Sa ganitong kapaligiran, lumaki si Mildred. Si Mama minsan sumasama ni Papa sa bukid. Nagtatanim ng mga palay. minsan rin ay kumukuha sila ng lubi. Lubi? Mm-mm. Ano yung lubi? You know? Niyog. Patay ng niyog. Iyon ba yung ginagawang kobra? Oo. Ayun yun. Ano masasabi mo sa trabaho ni tatay? Mahirap. Bakit? Kasi umakyat pa siya. Tapos kami ay nandiyan lang sa baba. Tapos siya ay parang napakahirap talaga. Titinda siya ng niyog para lang may baon kami. Ikaw, magkano yung baon mo sa school? Minsan wala, minsan mayroon. Magkano baon mo madalas? Dos. Madalas dos? Mm-hmm. Anong nabibili mo sa dos? Nabili ko lang yung turon. Binibigyan kasi ako ng mga classmate ko ng baon. Minsan si Josephine, pag maraming baon ay binibigyan niya ako ng dos o tres ba. Ganyan. Ang bahay nila, Josephine, ay yun, no? Baka siguro marami silang pera, kaya malaki rin ang baon niya. At pinipigyan niya ako. Nasurti nga ako. May kaibigan ako na kagaya ni Josephine at ni Abigail. Sa gitna ng matinding kahirapan, tingin ko'y hindi naisip bata si Mildred. Naplano na nga niya ang kanyang buhay pagkatapos ng elementarya. Paano kung hindi sapat yung pera ni nanay at tatay? Mag-working na lang. Mag-working ka? Anong pwede mong gawin? Gusto ko dyan lang sa bahay. Huwag yung magbibigat. Kapag mag-working na ako, gusto ko nasa bahay lang. Hindi yung mabibigat. Oo. Ah, kumbaga gusto mo magtrabaho na lang sa bahay? Transportation. Hindi ko akalaing pagkakatulong sa bahay ang maiisip na solusyon ni Mildred para makapagpatuloy sa pag-aaral.
Ito raw kasi ang ginawa ng kanyang paboritong guro, si Teacher Leia, para makapagtapos. Dahil sinasabi niya, huwag niyong sabihin na hindi kami makapag-aral, ma'am, dahil wala, dahil mahirap kami, wala kaming pira. Tapos sinasabi niya, huwag niyong sabihin yan dahil mayroon tayong pagkakataong makapag-aral. Mag-working kayo, magpa-alipin daw para may panggasta sa paralan. Papoy! Oh. Kapag walang pasok, ang mga estudyante mula sa grade 6 nagtuturo ng mga nakababatang kapitbahay. Isa si Mildred sa tumatayong tutor. Red apple, blue book, leaf riddle. Ang eksenang ito sa daycare center, akala ko'y laro-laro lang. Hanggang makilala ko ang mga nanay na sadyang dinadala ang kanilang mga anak para matuto. Tingin mo nag-enjoy siya? Oo. Bakit kaya? Malingaw ako kasi dyan. Kaya mag-apil-apil, may mga kalingawan. Allah! Umalay ka ni Eskwela, well! Maya-maya, biglang lumabas ng classroom si Mildred. Pabili ng kindi. Para sila ay makakain. So, hiniwa mo sa ilan? Anim. Pag may pera ka, merong candy. Mm-mm. So, paano yan? Lagi ka nagtitipid? Ha? Saan galing yung perang pinambili mo dyan? Sa baon ko, dos baon ko araw-araw. Dos ang baon mo araw-araw? Mm-mm. Tapos, magkano yung tinitipid mo? Isang piso. May sistema ang pamimigay ng candy. Malinaw na maraming beses na nilang ginawa ito. Walang na isa. Ay, dalawa. Wala rin siya. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko nang makita ang pangyayaring ito. Ang isang pirasong candy, pinaghatian ng 3 hanggang 4 na bata. At hindi pa napartihan ng iba. Pero lalong masakit isipin na ang pangarap na makapagtapos. Napakahirap pang abutin ng isang batang kasing husay ni Mildred. Papunta ako ngayon kina Michelle. Siya yung estudyante ng Sindangan Elementary School na lumalakad ng humigit kumulang 1 oras araw-araw para lang makapasok sa eskwela. Karan ko, parang nag-landslide siya dati. Siguro pag umuulan, delikado rito.
dumating din. Ganda ko pala na lugar niyo. Nakawisa. Hala ko malalagutan ako ng hininga eh. Malayo sa Kabihasnan, walang kuryente sa bahay ni na Michelle. Kaya gasera lang ang tanglaw sa pag-aaral. Paano ba magturo si Miss Leia? Bakit ang daming may paborito sa kanya? Magaling siya magturo. Nagkaroon ako ng pagkakataong makakwentuhan si Robin, kuya ni Michelle. Graduate siya ng grade 6 at kinilala bilang best in math sa sindangan. 2 taon na ang nakararaan. Doon na rin natapos ang kanyang edukasyon. So, paano na ngayon? Anong sinabi mo sa magulang mo? Gusto kong mag-aaral ng kolehiyo. Ano sabi nila? Wala silang ikagastos. May ginagawa ka ba ngayon para matuloy yung pag-aaral mo sa high school? Meron. Ano? Nag-aalaga ng mga hayop. Nakalulungkot isiping pwede ring mangyari kay Michelle ang sinapit ng kanyang kuya. Sayang, sayang talaga. Gano'ng ka-importante sa inyo yung edukasyon po ng mga anak niya? Mga importante. Ay, para namin, hirapan namin. Alas 8 ng gabi, sabay-sabay nang natulog ang pamilya ni Michelle. Samantala, naglalamay naman si Teacher Leia sa kanyang bahay. Naghahanda para sa susunod nilang leksyon. Isa na namang laro ang kanyang binuo para mag-enjoy ang mga bata sa pag-aaral ng math. Dahil mula rin sa hirap, gusto raw niyang tulungang makaahon ang kanyang mga kababayan. Yung bata pa po ako kasi sama-sama na ako ng nanay ko sa ilong, naglalabada si nanay. Hanggang tumutulong na rin ako kay nanay. Tapos yung pag-college ko rin, nag-working ako sa bahay. Yung first year pa po ako, doon sa bahay lang ako na parang patulong, ganun. Sa sariling pagsisikap, nakatapos ng kursong education si Teacher Leia. Sinabihan ko talaga sila na ipagpatuloy yung pag-aaral nila kasi importante talaga. At ngayon, isa ng inspirasyon sa kanyang mga estudyante. Nagdatingan sa eskwelahan ang magulang ng mga estudyante. Tinatawagan po kayong lahat dahil ipaalam ko sa inyo na yung ating school ay nanalo o nagtatap na naman for the second time as rank number 1 in our whole nationwide. Kinumpirma na kasi ng regional office ng DepEd ang isang magandang balita. Alam naman ninyo kung ilan ang ating rating ngayon? Hindi pa. Last year, 93.6. Ngayon, tumaas na ang kunti. 94.86, I think. Salamat. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo, wala kaming magagawa yung mga guro. Dahil yung kayo ang nag-hold sa mga bata, kung gusto ninyong ipapasok sa para lang araw-araw, kung hindi, wala kaming magagawa. Sino ang tuturuan namin? Salamat kami sa mga guro na nagtiyaga sa pagturo sa aming mga anak. Oo, thank you for that. Gusto pa nilang magpagawa. Sa gitna ng kalbaryo ng buhay, nagsimula ng umusbong ang pag-asa sa mga estudyante at magulang dito. Dahil ang kanilang munting paaralan, nagawa ang tila imposible at ngayon nangunguna na sa buong bayan.
Ako po si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.